Bakit kaya malungkot ang teacher mo kung hindi mo matukoy kung ang isang salita ay balbal o kolokyal? Pareho nga lang ba ang dalawang konseptong ito? At bakit mahalagang maunawaan ang pagkakaiba ng dalawang ito? Linawin natin yan sa video na ito ng Anti-Para-Blues. Saglit subalit sulit na huntahan, tiyak, tumpak at tatatak na kaalaman. Simple lang! Balbal o slang ang tawag natin sa isang salitang pangkalye o pangkanto. Ito yung mga salitang ginagamit natin kapag ang kausap natin ay kaibigan natin, tropa natin o barkada natin. At may apat na paraan para masabi nating balbal ang isang salita. Unang paraan para masabing balbal ang isang salita ay kapag sa halip na gamitin natin ang buong salita, ay kinukuha lamang natin ang huling dalawang pantig. Halimbawa na lamang ang salitang Amerikano. Na madalas, kapag sakali lang ang usapan o depende sa kausap mo, kano ang ating ginagamit. Ang huling dalawang pantig lamang ang ginagamit natin at hindi ang buong salitang Amerikano. Ikalawang paraan para masabing balbal ang isang salita ay kapag binabali-baliktad natin ang mga titik sa loob ng isang salita. Halimbawa na lamang ang salitang astig, na ito ay mula sa salitang tigas na pinagbali-baliktad lamang ang mga titik nito. Ikatlong paraan para masabing balbal ang isang salita ay kapag gumagamit tayo ng mga salitang Ingles at binibigyan natin ito ng ibang pagpapakahulugan, lampas sa totoong kahulugan nito kapag isinalin sa Filipino. Halimbawa na lamang ang mga salitang o ang salitang toxic. Ang salitang toxic ay maaaring isalin bilang nakalalason. Ngunit nagkakaroon ito ng bagong kahulugan, depende sa ating kausap. Minsan ang kahulugan nito ay maraming trabaho o kaya naman tumutukoy sa isang mapanirang tao o mapanira sa kapwa. Ikaapat naman na paraan para masabing balbal ang isang salita ay kapag gumagamit tayo ng isang pangalan at binibigyan natin ito ng panibagong pagpapakahulugan. Halimbawa na lamang ang salitang Tom Jones o ang pangalang Tom Jones. Bukod sa pangalan, maaaring ang kahulugan pa nito ay nagugutom. Isa pa sa kasalukuyan, sikat na sikat ang taguring Jollibee. Ang Jollibee ay pangalan ng isang kainan, ngunit madalas ang ibig sabihin dito ng ilang mag-aaral ay bida-bida. Samantala, kolokyal naman ang isang salita kung umaayon ito sa dalawang dahilan o pumapasa ito sa dalawang dahilan. Una, kapag ang isang salita sa halip na banggitin o isulat natin ng buo, ay nagkakaroon tayo ng mga pagkakaltas. Halimbawa na lamang sa salitang mayroon na nagiging meron. O kaya sa pahayag na sumikat noong mga nakakaraang taon, ang kuya-kuya pahinging bariya na naging kya-kya pembariya. Ikalawang paraan para masabi nating kolokyal ang isang salita ay kapag pinaghahalo natin ang dalawang magkaibang wika, partikular ang Tagalog at wikang Kastila o Tagalog at wikang Ingles. Halimbawa na lamang ang pahayag na nakatutok 24 oras. Dahil ang 24 ay mula sa salitang Kastila at ang ibang mga salitang kasama ng nasabing pahayag ay mula sa wikang Filipino. Isa pa, halimbawa na lamang sa pahayag na can you tusok-tusok the fishbowl? Malinaw dito na magkahalo ang wikang Filipino at ang wikang Ingles. Magkaiba man sa ibang paraan, nagtatagpo ang balbal at kolokyal bilang mga antas ng wikang hindi formal. Dahil nagpapakita ito kung gaano kapalagay at kalapit ang loob natin sa taong ating kinakausap. At dahil likas na tayong mga Pilipino ay may kultura ng pakikipagkapwa, hindi natin namamalayan na ang mga hindi formal na salitang pala na ito ay nadadala natin sa formal na usapan dahil sa dalas na rin ang gamit natin sa kasalukuyan. Bukod sa kaalaman sa pagkakaiba ng balbal at kolokyal, higit mong dapat na isaisip at isaalang-alang ang mga sitwasyong itatakda ng komunikasyon. At ang nagtatakda naman talaga ng pagiging formal o hindi formal ng isang komunikasyon ay ang mga taong kasangkot dito. Tandaan na ang dalawang konseptong ito ay hindi banta, kundi hudya sa pakikipagkapwa. Hanggang sa muling paglilinaw kasama ang Anti-Para-Blues, mag-like at mag-subscribe.